Hey guys, it's me again, Donna. And for today's vlog, mag-shopping haul tayo ng more or less 30,000 to. Hindi ko alam, pero sige, magko-compute tayo kung magkano tong lahat na napamili ko. Hindi ko naman siya napamili ng isang bugsuan. Siguro, weekly. Bigli silang dumadating sa akin. Ito yung unang item na nabili ko sa Shopee. Itong mga mask. Tampong ganito. Maganda siya. Ganito siya. Ganito siya. May inhalator siya dito. Siya parang pita mat. Inspired. Parang siyang goma. Pero ito, 60 pesos isa. Pero may voucher akong 100 pesos sa Shopee. Kaya parang naging 50 pesos na lang siya isa. Free shipping ko nakuha. Okay, next naman dito, gadget na agad tayo. Oh, bago kong cellphone, Redmi Note 8. Ito, wala pa siyang isang buwan. Nabili ko siya dito sa Xiaomi official store sa Shopee. Ang ganda niya. Nabili ko siya for, ayan, 9,395. Dating 10,000 ata. Dahil meron din akong cashback voucher. Ayan, nagkaroon din ako ng coins. Kaso, ang liit lang. 66 coins lang ang nakuha ko dyan. At ang isa pang cellphone na nabili ko sa Xiaomi, ito, Redmi 7A. Ito na. Nabili ko siya for 3,400. At ito yung exact price. Ayan. May voucher din. Ito, ginagamit na siya ng sister-in-law ko. Sobrang mura ng phone na to at malinaw ang camera. 2GB. Mga Snapdragon to. Fast charging at saka ang tagal malobat ng Xiaomi phone. Meron siyang ano dito, fingerprint. So, syempre, kapag may cellphone, may housing. Ito naman. Mali ako na binili. iPhone 6 pala siya. Ang iPhone 5S. Kung gusto niyo to, just comment down below kung gusto niyo tong iPhone 5S na case. Dalawa siya. Ito yung isa. Champion and Supreme. Ayan. Note 8. Ito naman sa iPhone X. Peking. Goyard. Transparent case. Para sa cellphone ko. Ako, ito yung seller na nabogus ako. Dalawang transparent yung binigay sa akin. Pero dapat, mayroon pang isang case phone yung Redmi 7A. Na-refund ko naman siya kasi hindi siya nag... Ganun na pala sa Shopee. Kapag hindi nag-response yung dun sa refund mo, yung seller, within the time frame na binigay ng Shopee, automatic, ma-accept yun. Kaya na-accept ko yung ano yung refund ko, 100 pesos. Ito sa iPhone X. Meron pa akong tatlong case gamit ito ng mga kapatid ko. Ganda niya. Para siyang luggage. Meron din sa pang green. Maganda yung green. Nakuha na nung kapatid ko. Ito namang isa. Yung pinakamahal sa lahat din. Para sa Xiaomi ko. Mura kasi kapag galing sa China. Kesa dito sa local store natin. Mahal to eh. Mas ang ganda pa niya oh. Sa loob. Ganda na ito, no? Goya. Ito, maganda yung pagkakaprint niya. Hindi halatang peke. Kasi black din yung nasa gilid. Nakakamagkano na ako. Oh, no! Nakakabubisa na ako. Kasi pag napanuto na asawa ko. So, after nun, skincare naman tayo. Ito, favorite kong facial wash. Bumili ako ng tatlo. Yung isa ginagamit ko na, ayan. Pero nalaman ko na mas mura pala sa Watson. Kasi meron sa Watson yung 3+1 ata nila na naka-pouch pa. Mas mura yun. Tapos nagbayad pa ako ng shipping fee dito. Ito naman, bumili ako ng mga rejuvenating set sa Brilliant. Ayan. Rejuvenating facial set. At ito, isa, tomato facial set. Ito, naka-discount ng konti. Pero ang regular price na talaga, 300. Ito, 300. So, nagbayad din ako ng shipping. Pero dahil may free shipping voucher ako, nagkakaroon ng discount sa shipping. So, sa isang seller naman, ito, kung gano'ng kaganda yung pagdating sa akin, hindi, walang sira. Pagdating naman dito, bumili ako na ito. Ano naman?
Nakabubble wrap siya, pero lukot-lukot talaga yung ano niya, yung box niya. Hindi pwede i-regalo. Rejuvenating set din tong mga to. Isa naman, ito galing sa Prestige. Ito kay Dr. Alvin. Dati nakagamit na ako nito, pero super tagal na. Nagamit ulit ako nito. Magre-review ako kasi nitong mga rejuvenating set na to. Pero hindi ko naman siya gagamitin ng sabay-sabay. Ang uunahin ko, yung sa Brilliant. Kasi, ala, ang cute na ito, no? Ang cute ng packaging ng Brilliant. Tapos ang mura-mura. Papakita ko sa inyo yung ano. Yung isa yung packaging nila. Ayan, oh. Ang cute. Hindi kasi karton yun. Yung box nila. Plastic. Kaya siguro dumating sa akin ang maganda. Ito yung isa, oh. Social, no? Mayaman na may-ari na ito. Ang ganda naman. Ang kasama naman na ito, bumili rin ako na ito. Brilliant din ang tatak. Ito, ito. Kasi lang ang meron ito. Doon sa isang seller ng Brilliant. Wala siyang ganito. Underarm Revitalizing Set. Ito, tatlo. Wala man lang box na na binigay sa akin. Na ganito lang talaga. Nakabubble wrap ganito. I-review ko rin siya. Titinan ko kung effective. Pero kung hindi naman effective sa akin, i-review rin ako nito. Kung ano yung resulta nito sa kiligili ko. For 199 ata ito. 200. Ito, 200 din. Itong Prestige. Kaya siguro, mura sa kanya. Kasi ganyan nga dadating sa'yo. Anyway, hindi ko naman gagamit yung box. Ito yung isa. First time ko magkakaroon ng ganito, vitamin E. Dito, sa kanya ko rin nabili yan. Sa kanya kasi original eh. Sana, kiniklaim niya original naman. Titingnan ko kung original. Meron kasing palatandaan eh. Ito naman, yung mga nabili ko na to para sa work ko. Pero ngayon kasi, close ako, hindi pa ako nag-a-accept ng mga clients. Madami akong biniling ng mga ganito para sa tattoo. Sa mga di pa nakakaalam, ano po ako? Nag-train po ako ng eyebrow tattoo. Okay, ayan yan. Ruler para dyan. Para pantay ang kilay ng kikilayan. Cleaning mousse. Ay, ang ganda na ito. Dalawa yung binili kong ganito. Ayan. Sa mga nagtatattoo dyan, ito, bili po kayo ng ganito. Nilalagay dito tapos kinakalat kahit konti lang. Matatanggal na yung ink. Mas mura siya compare sa ibang brand. Safe naman. Nakakawala rin siya ng pain. And, sa Shopee rin ako bumili ng machine ko kasi hindi lang kasi ako microblading. Nagma-microshading din ako sa lips at saka sa eyeliner tattoo. Ito yung gamit ko sa microshading. Sa ibang seller naman din tong machine ko na to. Diba ang mura lang? Pwede ka ng kumarir. And, bukod doon, meron din ako ibang service like ano, lash lift. Sa Shopee din ako bumili ng mga gamit ko. Apat yung binili ko, iba-ibang brand. Pero ito kasi mas mahal tong icon sign. At mas maganda to. Ito kasi gamit ko lang sa mga ano, sa mga kapatid ko, sa akin. Kapag mga free, ito yung gamit ko. Pero wala siyang pinakaiba. Pangit lang dito yung glue. So, pwedeng-pwede nyo maging sideline to pag lash lift. Manood lang kayo sa YouTube. Meron din akong ano, ito, lash lift video. Napakadali lang matutong mag-lash lift. Tapos, pwede nyo pang maging sideline. Tapos, ang mura-mura lang. Ito lang yung ano nyo. Ito lang yung puhunan nyo. Pag mag-lash lift, naglalagay ako ng eye patch. Ito. Eye patch. Magagamit ko din yung mga eye patch na yon dito sa ano eyelash extension. Kasi gusto ko sana rin magkaroon ng service na eyelash extension. Kaya kailangan kong mag-practice na ito. Nag-try ako sa kapatid kong bakla. Pero ano eh, failed eh. Ito binili ko, human hair. Kasi diba sa mga nag-eyelash extension, meron silang human hair. Tapos meron din silang hindi human hair. Mas mura siya. Small and large yung binili ko. Parang siyang ano, yung nasa babang buhok. Ayun. So yan, bumili rin ako syempre ng mga itong glue. Na nabuksan ko, para siya naging mighty ba, namuti siya. Ito, eyelash glue.
Tsaka, itong pantanggal ng glue. Kung magkamali man kayo, meron pantanggal. Ito para DIY highlight. Kukunin mo yung hair mo doon. Pag tinamad ako mag-highlight, ito na lang suotin ko. Ito yun. Violet sana yung bibili ko. Maganda kasi yung violet. Ito, ba't ko nga ba binili to? Ano ba yan? Wig na to. Nalalagas yung hair. So, basura lang. Gayahin ko sana si ano yung naka-wig. Mars, si Aling Nena. Ito. Nabili ko yung brown, light brown, tsaka black eyelash, di ba? And eyebrow dye. Pwede rin siya sa eyelash. Yung black. Pang eyelash extension na gamit. Pang eyelash extension kasi kailangan na itong mga to. Ito pa pala. Sa lip tattoo, ayan. Sa ganito ako nagpa-practice. Parang may kamuka. Looks familiar. Ito. Ito pa. Dito ako nagpa-practice ng eyebrow tattoo. Para naman sa isa ko pang sideline. Kasi nagme-makeup din ako. Kaso ngayon, naantala. Super cute na to. Dito. Para hindi istorbo ang buhok habang mini-makeupan. At itong mga lashes. Ang dami. Nag-enjoy ako masyadong mamili ng eyelashes. Ito, lower lashes. Cute kasi. Lakas maka-Barbie na ito kapag nilalagay ko sa mga mini-makeupan. Ang dami kong lashes, sobra. Kung gusto nyong magkaroon ng gantong lashes, mink lashes, ayan. Comment down below. Ibibigay ko sa inyo to. Sa iba-ibang seller ko din siya binili kasi tinatry ko kung ano eh, kung saan ba maganda. Ito maganda to. Basta yung gantong nakalagay sa gantong box. Nakakamagkano na ba ako? Ito na yung total price. Bumili pa ako ng ganito. Oh no! Kasi during quarantine, hindi naman sugal na sugal. Kami lang mga magkakapatid. Kung sino yung mananalo, siya yung bibili ng isang tray ng itlog at saka ng tubig. Pang poker. Makapalo, goma sa likod. Ganda niya. Velvet. So, next, dahil Father's Day bukas, sa Shopee din ako bumili ng paregalo ko sa asawa ko. Ito siya. Xiaomi ang tatak na ito nung nakita ko sa Shopee. Ayan. Kotson. Ibig sabihin, baka hindi siya totoong ano, Xiaomi. Ginagamit na siya ng asawa ko. Okay. Rechargeable. Ano to? Hand massage. Kasi nga, sa work niya, lagi napapagod yung kamay niya. Computer, ayan. Meron siyang babae, pang lalaki. Tapos every 15 minutes na mamatay. Tapos may mode 1, mode 2, mode 3. Mas masikip yung mode 3. Ano lang siya, pressure. Niipit lang yung kamay mo. Tapos parang may mga, ano dito, tuldok-tuldok. May mga ano dito. Rocky Road. Nakakamagkano na ba ako? Okay, next. Sana naman. Workout equipment. Ito, binili kong pang yoga mat. Dahil lang ganap ako na makapal. Nilalagyanan pa siya. Kaso, bad trip ako. Ito lang. Kalahati lang ng katawan ko yung fascia. No. Ano ba yan? Size naman. Kaso naman na isusukat. Hindi ko naman kabisado kung ganito pala ang 900 millimeter. Kailangan i-check muna yung size. Ingay lang ako nakakita ng ganito, yung kalahating yoga mat eh. Kumakalaan, may kalahati palang yoga mat. Natuwa naman ako dun sa kasamang in-order ko. Itong resistance band. Limang ganito. Ito yung mas makapal yung black. Kaya, nirate ko pa rin naman. Itong yoga mat, nirate ko siya ng ilang 1-star ata. Ito isa na nabili ko sa Shopee. Para pagpawisan ako. Hindi naman ako komportable. Ang sakit sa kilikili. Kukos ng heat sa kilikili. Baka umitim pa kilikili ko. Sikip.
kasha sa akin, kaso fit na fit. XL na nga yung size, tapos hindi pa rin masyadong kasha sa akin kasi gusto ko yung mga ganitong mga sauna suit. Medyo maluwag, para kapag mag-workout ka, komportable ka. Comment down below kung gusto nyo mapasain nyo to. Okay? Size XL, pero kasha sa medium size. Hindi pang large. After ng mga workout equipment, syempre, may mga pagkain din akong binili. Like ito. Isa, ubus na tatlong ganito yung binili ko. Ay, bumili rin ako sa Shopee nito. KOP. So, magkasama itong binili ko. Ayan, wala na yung plastic kasi nagamit ko na. Tsaka Nutella. Kasi sa mga grocery, wala na kaming mahanap na ganito. Nagkakaubusan. Ito namang Nutella. Mas mura kasi sa Shopee. Oh, ito, Korean pepper powder. Ito kasi ang kailangan gamitin sa kimchi. Sinabay ko nang bumili ng ganito. Dapat pala, malaki na yung binili kong ganito. Samjan. Isa sa mga tuwan-tuwa ako na nabili ko sa Shopee. Ta-da! Coco Mama! Siyam na ganito yung binili ko kasi sobrang ano neto, useful. Sa halos lahat ng kinakaulam namin, nilalagyan namin ng gata. Inaulam namin, tilapiyang paksiw na may gata. Ang sarap, diba? From Baby Ways, Baby Bed Rails, para hindi malaglag ang ganto siya dadating sa inyo kung i-order ko yung ay, may freebie pala. I-assemble nyo pa siya. Thank you. Ito pa yung isang nabili ko na gustong gusto ko. Itong skincare fridge ko. Shopee ko rin siya binili. Ayan. Sa kanya, kung gusto nyo bumili ng ganito. Ayan yung seller. Disaksak siya, hindi siya rechargeable. May handle. Pwede siya sa car. Dali. Meron siyang warm and cold. Oh, para sa mga drinks. No? Okay, ito na yung last na ipapakita ko sa inyo. Itong vintage bag. Hinanap ko talaga siya kasi nakikita ko siya kay Kim Chu at saka dito kay Christiana Collins. Ayan si Kim Chu, oh, suot-suot din ganito. Naman, ito. Mga animal print. Ang ganda niya. Ito yung ano niya, oh, straps niya, oh. Diba kapag ganito, lakas makasosyal kapag... Synthetic leather lang siya, hindi siya original. Diba, ganyan ang mga uso ngayon, yung maliliit na ganyan. Magpapag-giveaway ako ng isang ganto, ganda no? At saka ganto. Just comment, I like the black bag. I like the white bag. I like the brown bag. Okay, lalagay ko sa description box kung ano yung mga kailangang i-comment nyo para mapasain nyo itong mga bags na to, okay? Mamimili lang ako dun sa mga comment. Pero, using comment picker again, ulit ako magpipick ng winner. I-message ko na lang kung sino ang winner. Tapos magpo-post ako sa Facebook. Wala nang video-video announcing the winner. Katapusan ng June 30. Ano ko, nasabihin ko kung sino ang nanalo. Bukod sa ako eh, buyer sa Shopee, nagse-sell din ako sa Shopee. Ayan. Kung makikita nyo, marami na akong nabenta sa Shopee. Marami na mga sold out. Ayan. Naka 30,000 na rin ako na kinita. Yung mga, ano ko naman, mga lumang gamit ko. Ano lang, buy and sell lang nangyayari. Para hindi naman masyadong masakit sa bulsa itong mga pinamili ko na to. And that's it for today's video, guys. I hope you like this Shopee haul vlog. And don't forget to subscribe to my channel for more videos to come. Thank you for watching. Bye!